Nanganganib ngayon na matanggalan ng business permit sa Quezon City ang GB Florida Transport Incorporated. Inihain ito ni Quezon City Councilor Melencio Castelo Jr. noong February 10. Ilang araw matapos mahulog ang isa sa bus ng GB Florida Transport patungo sa Sanang Bontok sa Benguet. Matatanda ang ikinasawi nito ng 14 na katao kabilang ang komedyanteng si Tado o Arvin Jimenez sa tunay na buhay. Nakasaad sa resolusyon na kinakailangan itong matanggalan ng business permit dahil sa mga paglabag nito sa mga patakaran ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tulad ng pagkakapalit-palit ng mga plaka. Hindi rin daw rehistrado sa LTFRB ang na-accidenting bus na pagmamayari ni Norberto Cue ng Mountain Cable Tours. Dahil dito, nalalagay nito ang publiko sa panganib. May estasyon sa Maynila at sa Quezon City ang GB Florida. Ngunit pinag-aaralan pa ng pamahalaan ng Quezon City kung maaaprubahan ang nasabing resolusyon. Sakaling maaprubahan, makakatulong ito para maiwasan maulit ang mga ganitong pangyayari. We can use that just for purposes of information and guide for our evaluation and action in the future. Sa panig ng GB Florida Transport, sinabi ng legal counsel nito na hindi pa nila nakikita ang nilalaman ng resolusyon. Sa ngayon, pinagpapasa ng LTFRB ang GB Florida ng position paper nito sa March 10. Nakasaad daw dito ang patunay na sumusunod ito sa mga patakaran, tulad ng inspeksyon ng mga bus, seminar at mga eksaminasyon ng mga driver nito. Sa ngayon ay nasa preventive suspension pa ang GB Florida. Inaasahang sa March 14, maibibigay ng LTFRB ang desisyon nito sa nasabing bus liner. We were asking for partial lifting after the partial compliance in the event na ang sanction ay pupwede ng not to the extent na makakansila yung prangkisa, pupwede ng tumakbo yung ibang buses. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.